So guys, habang naghihintay muna tayo na maluto, mag-ano muna tayo mag-jumping rope para ma-ano naman yung kasukasuhan natin. Hi guys, this is Anne and welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, ano ba ngayon? Friday. Ganun pa rin, nasa bahay tayo, walang ginagawa. So, naisipan ko na, kasi the other day, gumawa ako ng keeping. Yun ko anong tawag sa Tagalog or sa English, basta sa amin, sa Bisaya. Keeping yung tawag namin. Tapos, meron tayong sobra na cassava, ayan. Kunti lang yung sobra guys, nung nag-ano ako, gumawa ako ng keeping, dinagdagan ko lang ng kunti para kasya nagawin nating puto na balanghoy. Ayan, masarap yan guys. So, ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawin para may idea kayo yung hindi pa marunong gumawa, at least magkaroon kayo ng idea next time na gusto nyong magawa. So, yung meron tayong ano dito. Ayan. Yung cassava. At saka meron din akong ano ito siya. Coconut string. Ayan. Ihalo natin na mamaya. And of course, meron tayong ayan. Yung ginawa akong hulmahan. Wala kasi akong ibang hulmahan. So, nagawa na lang ako ng sarili ko. Actually, ganito talaga yung ginagamit namin noon pag magawa kami ng putong balanghoy. Yung iba nga, yung ginagamit nila is yung coconut shell. Ang tawag sa atin, sa Bisaya, bagul. Yan. Yun ang ginagamit ng iba. O ginagamit namin noon. Or, kung meron kang malaki-laki na lata, tulad ng, ano bang lata sa atin? Yung sa gatas, yan, ginagamit. Yun din ang ginagamit namin noon na hulmahan. Yan, so, ngayon, is since nakunti lang naman itong kasava natin, isa lang yung lata na ginawa ko kasi yung iba may laman. Nagbukas ako ng isa para meron tayong magamit. Yan. So, yung ginawa ko nito is, ilagyan ko ng butas, tapos ilagay natin dito yung cassava, yun after ma-mix na lahat. Tapos ilagay mo rin sa steamer, kung may steamer ka, ilagay mo yun doon. At syempre, kailangan talaga ng steamer. Pag nasa province ka or probinsya, may ibang way sila na kung paano lulutuin. Pero wala tayo ng ganyan dito, so yung gagamitin natin ay yung steamer. Yan. So, isa lang muna kasi kunti lang naman. Siguro kung marami akong nakudkod na kasava, kailangan talaga ng isa o dalawang hulmahan. Gagawin muna natin una is, ito, kailangan muna natin i-squeeze yung juice nito hanggang sa mag-dry siya. Tsaka natin lagyan ng asukal or niyog or whatever. Tsaka natin lulutuin. Okay. Ito na guys. Tapos ko na siya napigaan. Kaso nga lang, hindi ko masyadong na-squeeze kasi wala tayong maso. So, tapos na guys. Ayan na siya. Tapos ko nang nadurog lahat. And next ay ihalo na natin itong coconut string. Hindi ko ito ubusin guys kasi masyadong marami. Yung ano lang, yung tama lang siya. At saka haluan din natin ng yung brown sugar. Yan. So sana maganda yung resulta guys kasi matagal na akong hindi nakagawa nito eh. Mailang years na. So, sana.
Pero itong coconut guys, ano siya? Yan, mahaba. So, yung gagawin na lang natin is, ano, i-chop-chop natin para hindi siya masyadong mahaba. Saka yung sugar. So, yung next natin na gagawin is ilagay natin dito. Yan. Isa lang meron tayo. So, itsagaan na lang natin. At saka, magpainit tayo ng tubig sa steamer. So, guys, mamaya ko na lutuin yung puto natin. Kasi sa ngayon, nag-ano pa ako, nag-grill ako ng chicken para sa asawa ko. Yan, kasi andito na siya. At saka masyadong mahangin sa labas. Nakakainis. So, hindi ko alam kung saan ko lutuin. Gusto ko sana sa labas kasi maganda yung panahon. Kaso nga lang yung hangin. Grabe. Yan, pati na si Mendy natatakot sa hangin, guys. Yan. So, ngayon, yung gawa ako ng ano. Yan, meron akong asparagus. I don't know. They would mistaken her for a rabbit. Reached down and grabbed her. That's why I don't let her up here by herself. Mango got a sharp teeth. So guys, andito tayo ngayon sa labas. Kasi dito ko na lang lulutuin yung puto natin kasi sa loob nanood yung asawa ko ng movie. Tapos ano, maingay. So dito ko na lang lulutuin. Yeah, malamig. Malamig ngayon, guys, at saka mahangin pa rin. Yeah. Pero carry lang. Yan. Yun yung ano natin, ayan. Ito yung dito natin ilagay. Habang hinihintay natin itong ano, yung steamer natin na kumulo, yan. Mag-relax muna tayo. Yan. Ilagay muna natin dito. Parang nasubrahan ko ata ng ano? Coconut. Guys, huwag mo siyang ipupush kasi alam ko kung ano mangyari, pero better not to push it down. Tapos lagyan natin ng ano, brown sugar sa baba para may kulay-kulay ng konti. Huwag lang damihan yun kasi ganyan lang damihan kasi ilagyan na natin ng brown sugar kanina. Baka masyadong matamis. Ayan. Ilagay natin ito sa pagkumulo ito. Pagkumulo na ata yung ano natin. Ayan. Yung tubig. So, ilagay na natin ito, guys. Ayan. So, guys, habang naghihintay muna tayo na maluto, mag-ano muna tayo, mag
mag-jumping rope para ma ano naman yung sukasuhan natin. Tapos ko na lang ito sa loob kasi malamig na doon sa labas at saka madilim. Yan. So, meron pa doon isa. Hindi pa naluto. So, pangdagdag ito. Yan. Tikman natin kung anong resulta. Masarap ba? Masarap talaga siya. Yan. So I'm gonna end this vlog now, and don't forget to like and subscribe my channel. We'll see you guys for my next vlog. Bye!